At wala tayong karapatan dahil unang-una hindi po natin nakita ng dalawang mata natin at hindi po natin sigurado yung totoong sitwasyon. Kung nabalitaan po natin yung mga ganitong balita, ay ipag-pray po natin na magtuloy-tuloy kung totoo. At hindi na po natin kailangan i-post o kailangan natin ipagsabi. Ano? Dahil si mismong Pastor Joel Apolinario ay hindi pa po niya sinasabi, no, sa kanyang mga live broadcast at sa kanyang mga pahayag, gano. At kung maaari, tayong mga Kappa member ay manatili po tayong tahimik. Dahil alam naman po natin yung mga detractors, yung mga kumukontra sa Kappa, kapag nakikita nila yan, pinopost, naririnig, andyan po, umaatake yung mga yan. No? Para hindi po tayo madistract, tayo po yung mag-concentrate doon sa pag-pray, panalangin, na kung meron tayo nakikitang mga magagandang nangyayari, mga development, ay ipag-pray po natin. Hindi na po natin kailangan i-voice out, i-post, i-share ng i-share, atin na lang pong ipag-pray na magpatuloy. No? Dahil alam naman natin, si mismong Pastor Dr. Joel Apolinario, ang kanyang ginagawa ay para po sa ating lahat, mga Kappa members. Ano po? So, pagpatuloy po natin, sabi ko nga, tayo po yung makiisa doon sa tinatawag na Kappa Prayer Warriors. No? Dahil po doon sa samang-samang panalangin, mas mapapabilis po ang pagdinig ng ating panalangin. Alam niyo po, mga kapamilya, mga kababayan, meron po kasing tatlong klaseng ng pagsagot ng panalangin. Ano? Hindi ko naman lang may ano sa inyo yung verse, pero mamaya, susubukan natin makuha. Pero ang nasa Bible po, kung inyo pong pag makikita, no, ang sagot po ng isang panalangin ay may tatlong klase po yan. Ang una po ay no, ang pangalawa po ay yes, ang pangatlo po ay wait. No? Yan po yung tatlong klaseng pagsagot ng panalangin. No? So, merong no, merong yes, at merong wait. So, siguro po ay ating mga panalangin bilang Kappa members sa ating pong Kappa community ay nandun po tayo sa tinatawag na wait. Dahil siguro hindi pa lahat ng bawat isa ay nakikiisa sa panalangin. Ang iniintindi po ay kundi ay magtanong kung kailan mag-o-open ang Kappa. Pero hindi niya isinasama sa kanyang prayer. So, yun po ang nangyayari. No? Kaya, kung ako sa inyo, ang bawat isa ay makiisa na para nang sa gayon, ang sagot po sa ating panalangin ay maging isang big yes. Big yes na po. So, yan po ang isa lamang sa ating mga nais ipahayag sa ating mga kapamilya sa ating pong Kappa Community Ministry International Incorporated. At nais ko lang pong i-share sa inyo yung nangyari nung nakaraang gabi, Sunday po ng gabi. Marami po, binabalaan ko po yung ating mga kababayan dito sa online, sa Messenger, yung mga group chat. Ano? Ingat po kayo doon sa mga detractors na puwapasok doon sa group chat na nagpapanggap na Kappa member. Ang ginagawa nila, ang kanilang logo ay logo po ng Kappa. So, kung sa unang tingin, kala mo Kappa member. Pero pumapasok po yan sa mga GC para lang manggulo at manginis at mangasar. Wala pong ginawa yan kundi mag-obserba at kukontrahin po kung ang mga nakalagay doon ay talaga nga namang ikagaganda ng Kappa. Ay umaatake po itong mga detractors na ito, mga nanggugulo na to. At meron tayong isa sa mga nakita na huli na isa sa mga detractors, direct pakiready. Itong
sinasabi natin na mga detractors, isa lamang sa mga walang ginawa kung hindi ay mang-asar, manggulo sa lahat ng mga GC. Ano? At nangungumbinse itong taong ito, itong si Elben Dinapol na nagpapakilang isa sa mga announcer dyan sa area ng Bacolod ba yun? Ha? At nangahamon pa ng debate. Eh, unang-una, hindi mo nga pinapakita itsura mo eh. Nagpapanggap kang kapa member, logo yung ng kapa ang ginagamit mo. Eh, kung hindi pa namin na kinalkal yung pagkatao mo, eh, hindi ka nagpapakilala. Paano ka namin kakausapin ng maayos at sasagutin yung mga tanong mo na halata namang nakikipagdebate ka lang at gusto mong makumbinse yung mga kapa member, eh, nagkakamali ka dahil yung mga GC na po yan ay solid po na mga kapa member yan. Ikaw, Elben Dinapol, ay umayos ka. Dahil yung mga pinagsasabi mo sa GC, naka-screenshot ka na, iniipon lang namin yan, lahat po ng mga detractors, ng mga nanggugulo, at nagsasabi ng masama kay Pastor Joel Apolinario, at sa mga kapa members ay iniipon po namin yung inyong mga ginagawa. At pag yan ay ipinasa namin sa legal team, ay may kalalagyan po kayo. Dahil yan po ang paglabag po sa karapatan ng isang organisasyon at nagpapanggap pa kayo mga kapa member. Ano? Antayin nyo lang. Pag naipon niya ng mga legal team ay sasagutin nyo yung mga reklamo na yan. Ano po? Itong si Elben Dinapol. At akala niya hindi namin makikita yung kanyang profile. So, yan po. Ingat po kayo dyan. Pagka nakapasok po yan doon sa GC, sa lahat po ng GC ng mga kapa group chat, ay huwag nyo na pong papasukin. I-block nyo na po. Dahil wala pong gagawing matino yan, kundi man-distract lang at mang-asar at makikipagtalo pa yan. Ano po? Ingat po doon sa mga GC. Salamat doon sa ating mga kasamahan sa GC na kayo po ay naging mahinahon at kayo po ay hindi nagpa-distract sa taong ito, si Elben Pinapol. Ano? Nagpapanggap na Pinapol. Ayun, oo. Pinapol. Elben Pinapol. Ayan, oo. Ayan, sige, etong si Elben, ha? Alam mo naman, kilala mong sarili mo, announcer ka pa naman ng Bacolod. Nagpapanggap na kapa member, papasok sa mga GC, tapos sabi natin sa kanya ay ingat ka dahil tinimbre ka na namin sa mga kinaukulan at inaayos na yung lahat po. Hindi lang po si Elben Pinapol, lahat po ng mga pumapasok na mga detractors ay iniipon lang po namin yung inyong mga sinasabi, ano, iniscreenshot na po yan at ibibigay na po namin yan doon sa legal team. Ano po? Kaya sige po, sa ating mga kapamilya, ingat po kayo sa mga ganyang klaseng mga detractors. Ano? Pagka meron po kayong nakitang detractors na mga ganyan, screenshot nyo po, padala nyo po sa amin dito sa EuroTV at kami na po ang bahala magpadala at mag-ayos nyan. Ano? Ayusin namin yan at iipunin natin at yan po ay bahala po dyan ang legal team ng Kapa. Ayan, sige. Salamat po at magpatuloy tayo sa ating mga pagbati sa ating mga kapamilya na nanonood sa ating live. Si Sarah Echabez, sabi niya, go Kapa, suki EuroTV. Watching from Manila. At nanonood din si Shireel, si Gagati, and God bless Sir Randolph, watching from Jordan, UAE. UAE, yan. Jordan. Si Esot Bird, good afternoon Sir Randolph, watching from Hong Kong. God bless Kapa. Si Geng Suiko Gumaling Kasamon, watching from Saudi. At si Denden Kalansa, sana sa lahat ng member kung may nalaman kayo, tumahimik na lang po tayo at antayin natin na si Pastor ang mag-announce. Yes.
At meron po akong gustong i-share sa inyo, no? Diyan sa may area po ng Jensen, meron pong umiikot na grupo na naglalagap po ng mga form. Yung ating form po ng Kappa form ay kinukuha po. Ano? Kanilang kinukuha daw po yan upang dadalhin po daw doon sa management ng Kappa at pagbalik daw po ay makakuha na yung inyong mga dinonate. No, mababawi daw po yung inyong dinonate and then kukuha daw po sila ng porsyento. Mag-ingat po kayo sa mga ganyang klaseng modus. Ano po, isang pastor po ang nagpapakilala dyan sa area po ng Jensen. At nireport na po natin yan sa management ng Kappa at iniimbestigahan na po yan. So sa mga area po dyan sa Mindanao, sa area po ng Jensen at sa lahat po ng mga lugar ng Liblib, dyan po sila nag-iikot. Ito pong nagpapakilalang pastor. At atin pong ipapaskil yan sa Euro TV pag nakompleto po natin yung ebidensya, ipapaskil po natin yung muka at nung mga grupo na nag-iikot dyan sa area ng Jensen. Naglalagap po ng inyong mga form, kukunin po, sabihin nila, mangangako sila na makukuha po yung inyong donation at sila po ay mamomorsyento. Ha? Ingat po kayo sa modus na yan at wala pong ganong pangyari na ibabalik po ang inyong donation. Bagkos ang ginagawa po ni Pastor Joel Apornario at ang legal team ay nilalakad po yung paglilegalize, yung ating pong secondary license para po maging legal na operation ng Kappa. Yan. So, ingat po kayo sa mga ganong modus, ha, mga kapamilya. Dahil po dyan sa area po ng Jensen ay napakarami na pong mga form ang nakolekta na itong grupong to. At nagsusumbong po sa atin at ang dami na daw po. Ano, ang dami na nila doon na napangakuhan. Last month pa po nangyari at mag-iisang buwan na ay wala daw pong natupad doon sa pangako nitong grupo na to. At nangunguna po isang pastor daw po na malapit daw po kay Pastor Joel Apolinario. Ingat po kayo, wala pong ganong mga grupo po ng Kappa na ganyang klaseng mga ganyang klaseng modus po ay hindi po pinapayagan ng Kappa. Yan ano po. At binabati natin ating chairman ng EuroTV Philippines, Mr. Danny B. Mangahas, ang ating vice president ng EuroTV Philippines, Charlie Mendoza. Sila po ay narito sa studio na at ang ating mga kasamahan dito sa EuroTV Philippines. Salamat sa inyong effort para po sa programang ito para mabigyan natin ng boses ang ating mga kapamilya OFW. Sa patuloy nating batiin ang ating mga kapamilya nanonood, si Mamila Rico Papa, kapit lang po tayo mga kapamilya, Kappa mag-open na, mag-open ka na. Si Nazorok Adlo Adoglet Quimpes, shout out po sa lahat ng members ng Kappa from Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan, mayayong udto, mayayong hapon po dyan sa area po ng Davao, sa Visayas and Mindanao. Si Rosaline Angway Espada, hi po. Sir Randolph, good afternoon po. Pa-shoutout naman po ang aking husband, si Noel Senior Espada at Prince Espada watching from Metro Manila. God bless po. I love you, Kappa. Wait lang po kami. Yan. Salamat po. Ha? Ang daming espada na ito.